At sa susunod nating kaso, akin ang misis ko. Yan ang sigaw ng isang nanggagalaiti mister sa kanyang mga biyenan na di umano hino-hostage raw ang kanyang asawa. Ito, papaliwanag ni Sheree. Sheree? Yes, Idol. Nais po sana nito ni Juspel James Boyok ng Barangay Banilad, Cebu City. Napayagan na siya, Idol, ng kanyang biyenan na makauwi na ang kanyang misis at kanyang anak, Idol, dahil miss niya na daw po ito. Una na daw pong humingi siya ng tawad sa kanyang biyenang lalaki. Ngunit, Idol, bugbog lang ang inabot nito. Ano kaya, Idol, yung nagawa nitong lalaki na to, at ganoon na lang po yung galit sa kanya ng kanyang mga biyenan na sina Mardonio and Rose Mepico. Ikukwento po sa atin yan, Idol, ni Juspel, at makakausap niyo po siya, Idol, via Zoom. Sir Juspel, magandang hapon. Yung misis mo at anak mo nandoon sa iyong biyenan. Opo. At di umano hino-hostage at ayaw isoli sa iyo. Ano bang nangyari sa inyo? Eh, maliit po nila ko siya ko, sir, kasi mahirap daw ako. Sabi nila, di ko kaya buhayin yung pamilya ko. Eh, kaya ko naman ngayon, sir. Total po, may trabaho na po. Ano bang trabaho niyo, sir? Driver po. Hanggang ngayon, sir, may trabaho pa rin kayo? O lockdown kasi wala? Tuloy pa rin? Tuloy pa rin po. Ginawa ba nila o si Mrs. ang mismong pumunta doon sa bahay ng iyong mga biyena? Umuwi po siya ng mga away kami noon. Sabi niya, sasama siya ulit sa akin pag kaya ko na daw sa buhayin. Sabi niya. Ah, teka muna sir, liwanagin ko. So, number one, walang pang-hostage. Number two, si Mrs. pala ang kusang pumunta doon sa iyong mga biyenan. So, therefore, walang pagpangmamalit dito. Hindi kanila minamata. Kung gusto talaga ni Mrs. umuwi, pwede naman siya umuwi. Kasi siya naman ang kusang pumunta doon, tama? Opo, pero hindi na siya po makalabas kasi hindi na siya papayagan ng magulang niya. Ano ba ang trabaho nitong mga biyenan mo? May hardware po sila. Anong trabaho po ni Mrs. dati? Tindahan lang nila po. Matanong ko lang sir, paano kayo nakakilala ni Mrs.? Nung kinasal po yung kuya ko, siya po yung kusang tumawag sa akin. Paano nalaman ni Mrs. ang number mo? Kinuha niya sa kuya ko. Ah, crush ka ni Mrs. Nakita ka niya, nagka-crush sa'yo. Kinuha sa kuya mo yung kinasal at tinawagan ka. Opo. Doon na nagsimula ang inyong relasyon hanggang sa kinasal kayo. Opo. Kailan pa po umalis si Mrs.? Ilang buwan na ata. Ano ang pinagawayan niyo, sir? Magsisilo siya lagi. Magandang hapon po, Sir Mardonio. Magandang hapon po, sir. Ang sinasabi niya, matapobre daw po kayo. Kasi may hardware ka, palibasa siya isang driver lamang, ngayon ayaw mo raw yung Mrs. niya ibalik sa kanya. Anak niya o kasawa niya. So, pwede niyang kunin dyan? Anytime? Wala, hindi na niya nakuha. Magtanong sa dunya mo. O nalungwa niya sustentuhin niyang anak. Mr. Juspel, bakit mo raw hindi sinustentuhan yung anak mo? Papadala po ako, sir. Minsan hindi niya patanggapin. May sahod pa siya, asahan niya. Yung sahod ko lang, iipon mo ito. Kasi yung sahod niya, mataya pa niya ibili ng lahat ng bata. Okay ba sa iyo na si Mayflor babalik na kay Juspel? Tanungin mo yung sawa niya kung babalik ba sa kanya o hindi ba. Ano sa palagay niyo, sir, kung kayong tatanungin? Bakit? Ang asawa niya, hindi naman mo balik sa kanya kasi wala siyang ipakapakain sa kanya. Eh, sir, meron daw siyang hanap buhay ngayon, driver. Oo, hanap buhay. Adik-adik ba kuno siya? Adik? Adik. Hindi na yung anak ko, hindi na mo balik sa kay Juspel. Ah, yung anak niyo pong ayaw na kasi adik si Juspel. Juspel, kailan ka huling gumamit ng shabu? Matagal na po yung pinagbaguhan ko, mga 2 taon po. 2 taon o 2 buwan? Bago mag-lockdown. Kasi nung... si Sir tumatawa. Siyempre, lockdown ngayon, wala mabili ng shabu. Pero bago mag-lockdown, baka meron. Wala na po talaga, sir. Kasi bawal sa trabaho namin, sir. Kasi matalas kami mag-interview sa trabaho namin, sir. Nako, Sir Juspel. Kanina pa namin tinatawagan si Mrs. Pinapatayang kami. Bakit kaya? Ikaw lang makakasagot nito, Juspel. Ba't ayaw kaming kausapin ni Mrs.? Alam ni Mrs. na kami ang tumatawag dahil gusto namin siya makausap sapagkat ikaw ay tumatawag sa amin at nagsusumbong. Mama, pinapagalit ka na yun. Mr. Mardonio. Ayaw makipag-usap sa amin ni Mayflor. Wala ko magawa kasi nandito ako sa tindahan, sir. Sir, anong sinasabi ng anak nyo? Bakit sila nag-aaway ni Juspel? Si Juspel, manggulpi sa anak ko. Oh, no. Nanggugulpi? Oo, manggugulpi na si Juspel. Mangulata ni sa anak ko. Kulata? Sabihin yung bugbog. Sir Juspel, anong dahilan bakit kayo nag-aaway hanggang sa makulata mo si Mayflor? Wala na siya kasi...
malakas yung selosa sa akin. Anong dahilan? Ba't pinagsiselosan kayo? Hindi ko naman alam sir, kasi sabi ko sa kanya, wala naman akong ginawa masama, wala hindi ako naman babae. My business niya, si Jasper, ako yung sa misis niya. Nandito sa cellphone ko, na may babae siya. Mayroon ako ibigin siya, dito sa cellphone ko, ipulgo ko. Nakupo. Ibigin ko sa kanya, na babae siya. Pasasana ko kay nandito nakapundok ang cellphone sa yung text sa kapit niya. Ma'am? Jayan Pagyol. Oy, Diyos Per, sino si Jayan Pagyol? Ano po, katrabaho namin sa ano? Sa bahay. Katulong nyo? Oo. Oh. Eh, nahuli sa cellphone? Po. Ha? May asawa po yun. Scam po yun, sir. Kasi ganito yun, sir. Pinagawa po yun dahil lang. Una po talaga nakita yung misis ko. Oo. Oh. May video call siya na ano, tour po. Tapos sinin ka sa atin. Sobra po ako nasasaktan nun, sir. Kaya gumawa po ako ng ano, fake news. Gumawa ka ng fake news? Okay. Opo. Sir, ang fake news, ibig sabihin hindi totoo. Gawa-gawa mo lang. Pero ikaw mismo nagsabi, nagpag-video call ka sa inyong katulong, so hindi fake news yun, nangyari po yun. Ang fake news, yung hindi nangyari yung pag-video call. Kumbaga, pinotoshop mo lang yun. Video call ko po yun para ma-picturean ko, para ma-send ko rin sa thesis ko, para... Pinaseros mo lang? Oh, sige, sandala po. Ma'am Rosemary, ang sinasabi po ni Juspel, yung nakita raw sa cellphone, fake news daw po yun. Fake news? Ang fake news po, meron ba akong screenshot po dito? Fake news po pala yung tawagan nila, my love. Tapos po, ano, merong kapitbahay ata nila po sa province, nag-comment. Oo, oh, po. Sabi niya, matagal na kaming nag-break ng asawa ko kasi good na ako sa kanya, kaya naghiwalay kami. Nako po, hindi fake news yan, Juspel. Ako sabi niya, ngayon po, nagre-reklamo siya na gusto niyang kunin at makita yung anak niya at saka yung ate ko, pero hindi siya pumunta sa bahay. Mag-iisang taon na po siya, walang sustento, walang pakita. Kahit anong isang tipong bigay na pang-sustento sa anak niya, wala po. Tapos ngayon magre-reklamo siya, dinugmug pa niya yung ate ko, tinaktan niya pa. Kasi yan po si Jaja. Nagtatrabaho po yan sa tindahan namin. Driver po namin siya. Tama yun. Opo. Doon lang kasi yun nagsimula. Nung tinutusan siya ng parents ko na bayad sana yung sa customer tapos hindi niya ibigay. Inamin niya doon sa asawa niya na ginamit daw niya. Ba't nagkagusto yung sister niyo sa kanya? Gayon, eh siya pala yung adik-adik at irresponsable. Yung ate ko na sa Cebu tapos siya nasa Leyte. Long distance relationship lang sila tapos nagkita lang sila, tapos, yun, inuntis niya yung ate ko. Paano ito nakilala ng ate mo, itong si Juspel? Meron po yan kaso si Juspel, nakulong po yan. Kinakuhan po yan ng rape. Tapos kasi yung ate ko, naawa sa kanya, kaya nakalabas siya. Nakatulong yung ate mo para makalaya si Juspel? Yes po. Juspel, ang dami mo palang kalokohan. Nakatulong na yung misis mo para mapalaya ka. Pero nag-addict-addict ka pa rin, ang bubog-bog ka, iniiwan mo sa Cebu, hindi mo lang binalikan at hindi ka nagbibigyan ng suporta. Paano ka namin matulungan nito? Bumalik ko ako sir, yung misis mo ako bumalik. Eh ba't ayaw makipag-usap sa amin ni misis mo? Para tulungan ka, tulungan siya. Ba't ayaw niya kaming kausapin? Sabi po, si mama at saka yung papa ko po, wala po silang problema kung sasama si ate sa kanya. Naawa lang po kasi ako sa ate ko kasi nung umuwi na po siya dito sa bahay namin, doon niya na rin yung sinabi lahat na meron pong one time na nag-away daw sila tapos inalabas siya, hindi siya pinatulog sa bahay nila, doon lang siya sa pinto, naghihintay na papatugin siya. Ganun ka-inlove yung ate ko sa kanya pero ginaganyan niya lang po. Yun nga po, yung ate nyo kasi nagkagusto kay Jopel, so wala tayong magagawa niyan. Oo. Siguro dahil driver, okay, sweet lover. Ayun. Nabighani siya sa driver. Sir Jospel. Yes, sir. Gusto ka namin matulungan. Salamat sa pagtawag sa amin. Salamat sa tiwala. Pero ang problema, Sir Jospel, ito pong si misis nyo, ayaw kaming sagutin. Sinasabi na namin sa kanila ang dahilan kung ba't kami tumatawag. Nagpakilala kami na maayos. Pero pinapatayan po kami, sir. So, ibig sabihin, ayaw ni misis na makipag-usap sa'yo. Pati kami nadadamay. Ibig sabihin, mukhang mainit pa rin ang dugo ni misis sa'yo. Lumilitaw. Bakit kaya, Sir Juspel? Anong dahilan? Hindi ko po alam, sir. Mas lalong hindi namin alam. Kung ano yung pupunta doon, sir?
Umiyak ka na, sir? Okay. Ikaw lang pupunta. Opo. Okay. Pero pwede ba malaman, sir? Si sir, maging honest ka, bakit man itong si Mrs. ayaw makipag-usap sa amin, sir? Natatakot na yun, sir. Paano siya matatakot? Eh, nandun naman siya sa ibang bahay. Malayo siya. Itong kausap natin ngayon, si Rosemary, nasa hardware. Si Mrs. mo nandun sa bahay nila. Malapit naman yung hardware sa kabahay nila, sir. Siguro, sir, meron kang malalim na atraso. Baka naman, sir, kaya nagagalit sa'yo si Mrs. Hindi selos, kundi galit siya dahil sa bisyo mo. Hindi po, sir. Nagpakatawaran na po kami ng asawa ko, sir. Talaga, aminin ko, nag-busy ako noon, pero hindi niya ako nahuli. Pero yung mga duda niya, ano yung... Okay, sir, sagutin mo ako, sir. Nag-busy ka noon, nagduda-duda lang si Mrs., pero hindi ka nahuli. Pero totoo naman, tama? Oo, totoo. Totoo, nag-busy ako noon, pero yung mga... So, sandali, sir. So, ibig sabihin, sir, hindi po yun haka-haka. Totoo yung suspecha. Oo, pero ang masaklap pa nito, nagbisyo ka na nga ng drugs, pati yung katulong, tinalo mo, at ngayon, sasabihin mo fake news. Ginagawa ko yun para ipakita nga sa asawa ko kung anong reaction niya. Kasi nagsisilos din ako yung pinasa niya sa akin yung ano litrato nila. Ano yung litrato na yun? Yung kabidyo call na, ano, kabidyo call niya, sabi ng girlfriend ko, asawa ko na, meron na siyang iba. Yun, pinasa niya sa akin. Ah, sino yung lalaki na yun? Turko po yun. Turkish. Miss Rosemary, sino po yung Turkish na kabidyo call ni Miss Mayflor? Eh pareho lang pala sila may problema. Itong isa, fake news na kasambahay. Ito naman, Turkish. So parang nasasabi ng totoo rito ngayon si Sergio Spell, gumaganti siya para pagselosin yung kanya misis dahil si misis merong katka video call na Turkish. Ngayon, ito siya, gumawa ng istorya para sabihin kay misis to each his own. Eh ako rin, kaya ko rin gumawa ng kalokohan. Kaya ang napili niyang paggagawa ng kalokohan, yung katulong. So pareho sila may kasalanan. Now ma'am, pwede ko ba makumbinsi itong si Mrs. Mayflor na magbalikan na lang sila? Hindi po ako makakasagot niya po. Pero itatry ko po na sabihin sa kanya na kung ano po yung desisyon niya. Kung sasamahan po namin dyan pagkatapos ng lockdown na susunduin yung Mrs. niya. Okay po. Ako po. Ano, payag ka ba, Sergio Spell? Opo, sir. Pagkatapos ng lockdown, pupunta tayo ng Cebu. Kaming mamamasahe sa'yo. Okay po, sir. Okay. Sa ngayon may trabaho ka na. Meron ka bang tinitirahan? May bahay kang maayos? Opo, sir. Saan ka nakatira ngayon? Andito sa Manila po, sir. Okay. Nag-uupa ka? Opo. Ngayon may sweldo ka as driver. Magkano sweldo mo? 14,000 po every month. Tapos may tip ako. Oh, maganda na yun, sir. Okay yan. Good. Kung gusto niyo po, ma'am, pakisabi dun sa mama at papa. Kung gusto niyo talaga maging maayos ang buhay ng kanyang anak, ng kanyang apo, bigyan nila ng pera si Mayflor para makapagrenta ng maganda-gandang bahay o makapagnegosyo. Ano sa palagay mo? Papa, sabihin ko pa. Oh, di ba? Kausapin ko papa mo. Okay. Hello. Hello, sir. Ganito po suggestion ko. Ito naman si Jospen, nagbago na po ito. Tapos ngayon, mahal na mahal niyang anak niyo, gusto niya na makasama, pati yung apo niyo. Baka pwede, sir, para makatulong ka, eh, magbigay ka ng pera sa kanila para pang-upa, maayos na bahay na maupahan, at negosyo. Negosyo? Pangkabuhayan. Oo. Oh, approve! Palakpakan ka! Dito siya sa Manila. Magkano niyong buwan trabaho niya? 14,000 plus extra pay. Kukunin ko siya ng 20,000 ang buwan. Oo! Wow! 20,000 saan siya magtrabaho? Sa akin, driver siya sa akin. Basta bilang siya mag-adik. Oo! Oh. Ay, maganda to ah. Jaspel. Oo. 20,000 daw ang ibibigay sweldo sa'yo. Libreng tirahan siguro. Tama, sir? Oo, oh, tama. Libreng tirahan, libre pagkain. Oo. Oh. Basta wala lang adik. Wala akong adik. O, Jospel. Napakaganda yan. 20,000, libre tirahan, tapos libre pagkain, huwag lang mag-adik. Okay sa'yo, sir? Hindi naman po. Sir, mabait ka pala, sir, ha? Pero kausapin mo yung anak ko, okay ba? Okay yan, sir. Pagdating dyan, kasi ngayon, sir, ay makipag-usap sa amin. Pero pagdating namin dyan, kasama yung mga MSWD at kasamang barangay o pulis, eh, maganda mag-usap-usap sa barangay. Ano po? Okay po, okay. Sir, pwede ba gawin mong 100,000 kada buwan sweldo ni ano? Jospel? Dili, sir.
Malaki na ngayon, sir. Joke lang, sir. Joke lang, malaki yan. Jospel, oh, mahal na mahal ka pala ng biyanan mo. 20,000, libre tirahan. Libre pagkain. Oh. Babay, ito man sila. Pero nagkasala lang talaga ako noon, sir. Oh, mag-sorry ka na lang muna sa ano mo, biyanan mo. Sige, mag-sorry ka, sir, Jospel. Para magkabati na kayo, para matuloy na itong plano natin. Sorry pa. Awok kira magbo, sir. Pero ang natin klaro, ang pilot, ang iyang asawa, mauday. Okay. Pero, ikaw, papa, ginapasaylo mo na siya. Ginapasaylo mo, pinapatawad mo na. Awok kira ko, kapasaylo na ko niya. Okay. Oh, ikaw raw, Jospel, pinapasaylo mo raw, pinapatawad mo na rin daw ang biyanan mo. Magpakatawaran na. Just, oh, okay na, nagpakatawaran na. Alam mo, sir, bilib ako sa iyo, Mr. Mardonio Nepico, bilib ako sa iyo. Sana lahat ng biyanan katulad mo. Salamat sir. Huwag yan bubugin yung anak ko. Kapag binubog niyang anak mo, sir, ako tutulong, sir, para makulong ito. Okay, sir. Salamat, sir. Okay, sige, sir. Alam mo, Jospel, yes, pangangaralan kita. Una, hindi matapobre itong biyanan mo sapagkat gusto niya na magkaroon na magandang buhay ang anak niya at apo niya at kasama ka na doon. Opo, sir. Yun nga. Pasensya po, sir. Kasi sa dali, silos at yung poti, sobrang kong na-miss yung maging napo, sir. So, sir, ito, sir, ha, ilagay mo sa isipan mo para hindi na ako kayo mag-aaway. Yung pong mga biyenan mo, ang nasa isip nila palagi ay yung kapakanan ninyong magpamilya. Kapakanan ng kanilang anak, ng kanilang apo at kasama ka na doon. Opo, sir. Mapapanood po ito ng misis nyo, magbinsay ka sa misis mo. Ginagawa ko to para sa dating. Gusto ko lang yung mabuhay yung pamilya natin. Patawad ko, hindi na po mauulit. Gagawin ko na po lahat. Hindi na po kita sasaktan ulit. Mahal na mahal kita. Sana, sir. Yung binitiyaw mong mga salita, galing sa puso, sir, ha? Sahan ko, sir. Sige, sir. Opo. After the lockdown, kaming bahala, sir. Eroplano tayo, papunta po ng Cebu, okay? Andito, sir. Andito na po ako sa Cebu, sir. Ah, nandiyan ka sa Cebu? Akala ko sa Manila ka. Andito na po ako sa Cebu, sir. Eh, tawagan natin ulit yung tatay. Sir Mardonio. Ah. Oh, si ano pala sir, si Jospel, nandiyan na pala sa Manila, Cebu City. Pwede na ba siya magpunta dyan bukas? Pwede siya magpunta, pero tanungin sa niya yung asawa niya. Itong si Jospel, dyan na po magtatrabaho sa inyo. Hindi niya kukunin yung asawa niya. Dyan lang siya. Dyan na silang dalawa. Pati apo mo, dyan na sa inyo. At magtatrabaho si Jospel sa inyo. Okay sa iyo? Mamaya, matawagan mo, makauli ko. Kaya kung ipatubag, okay. Magkaaraw makaisto. Ah, okay. Ang sinasabi... Okay. Opo, ang sinasabi po ni Papa na pag-uwi niya sa bahay nila mamaya from the hardware, tatawagan ko si Papa para yung telepono na ipapasa niya sa kanyang anak. Tama? Opo. O, sige. Okay. 6 o'clock na. Ayan, pakita mo na 6 o'clock na. Alright. Jospel. Okay, ready ka na ba? Okay po, okay. Mayong hapon, Miss Mai. Mayong hapon po, sir. Si Jospel, humingi ng tulong sa amin na para sana eh magkasama na kayo. Mabuo na yung pamilya nyo. Okay ba sa'yo? Ayaw ko na po. Bakit? Nasaktan niya po ako eh. Naku po, patay tayo dyan. Pinapak niya ako sa bakas. Oh no! Nagka-black eye ka? Opo. Aray ko. Jospel. Ba't mo sinapak si Miss May? Naunakan yun po, sir. Miss May, kausap po lang papa mo kanina. Sabi niya, bibigyan daw niya ng trabaho si Jospel bilang driver sa kumpanya. Sisweldohan ng 20,000, libre bahay, libre pagkain. Diyan natitira sa inyo. Ngayon, sabi ni papa mo, baka sasaktan niya si Miss May Flor. Sabi ko, kapag ginawa yan ni Jospel, ako na mismo magpapakulong sa kanya. Susunugin niya ang aming tindahan, sir. Susunugin niyang tindahan niyo? Oo, sabi niya sa akin. Jospel, usap kayo ni Miss May Flor. Miss May, go ahead. Sabihin mo na yung gusto mo sabihin kay Jospel. Hindi na po ako sasama sa kanya. Pabalik din ang totoong ugaling sa kanya. Paulit-ulit, again. Nako. Magkaba. Pero Miss May, ang sabi ni Jospel, magbabago na raw siya, kaya nga si Papa mo pumapayag. Hindi ko maniniwala sa kanya. Jospel, gusto mo ba magmakaawa? Magmakaawa na siya. Ayaw ko na magkaawa. Ayaw ko na. Ayaw mo na talaga, Miss May. Okay. Ayaw na ko lang po sa kanya.
Okay, tanong ko lang okay. po ha. Ano ang pwedeng gawin ni Juspel para magbagong isip mo at makipagbalikan ka sa kanya alang-alang sa anak nyo? Wala na po. Wala talaga? Wala na talaga. Matagal na tayo naghiwalay pero palagi naman tayo nakikita, nagsasama, di ba? Parang, ano nangyari sa'yo? Yung responsible yung ama, walang bulingkon. Ano yung sabi ng papa mo na pumapayag siya na si Juspel magtatrabaho sa inyo bilang driver, susweldohan ng 20,000 at libre pagkain, libre bahay para makaipon? Ano yon? Ayaw ko na talaga, sir. Kahit nandito siya paulit-ulit siya kapal. Yan ba'y talagang sigurado ka na? Wala na bang pag-asang magbago pang isip mo? Wala na po. Ayaw ko na talaga po. Sorry po. Ayaw ko na. Kailan ka huling sinaktan, May? May 16 po. May last year? Last year na May 16, last year. Opo. Ma'am, kinsa man tong ka nag-Turkish ba na ka-video call ni mo? Pwede po. Paano mo naging pre? Na-Facebook lang po. Di ba, pangit yung makipag-video call ka sa isang foreigner na meron ka namang asawa. Di ba, mali? Hindi maganda? Oo, mali po. Hmm. Tatlong girlfriend. Tatlong babae, in relationship ako, tama ba yun? Eh, mali yun. Pero ma'am, ang sinasabi niya kasi sa akin, nung makita raw niya yung ikaw ay merong ka a video call na Turko sa Facebook, ang ginawa niya, nag-fake news siya, yung katulong, kinuntsaba niya na kunyari magkasintahan sila para pagsilosing ka. Ha? Ganun? Oh. Ha? Ako yung nauna? Ang nalang naman po. Hoy, Juspel, ikaw bang nauna o si, ano, May? Hindi po, sir. Hindi ako nauna, sir. Siya nauna? Opo. Ah, what a nice boy. Tapos yung mga po, sir. Kaya sa trabaho, sir. Maglalasing ako. Sobrang sakit. Sobrang lungkot. Kini pa, sir. Wow. Kini pa, sir. Ang saan po. Kung anong reaksyon ako, makita yung anong gagawin niyo po. Miss May, ano nakalagay doon sa mga nakita mo sa chat nila? Meron po lang nakaubad yung mamae. Nakaubad, of course. Santo po, ang pangalan po, isas niyo po, Santo. Juspel, kinsa man ka ng Jenny Santos na nakahubo? Nakaubad. Mahirap ako na i-patch up kayo, na magkabalikan kayo kung ganito, marami palang issue. Kanya, namin ko lahat yan. Kaya alam niya, kasi laring ko. Babaero. Sa tingin mo, May, bakit hinahabol ng babae itong si Mr. mo? Ba't habulin siya ng mga babae? Bakakon, bulero? Oo. Bakit mo nagustuhan si Juspel kung bakakon siya, kung sinungaling siya? Akala ko siya babae? Oo. Oh. Oh. Demonyo. Ay, wala na tayong magawa dyan. Kung ganun, Juspel. Sir, salamat po na pinagbigyan mo kami na makausap yung anak nyo. Pero yung anak nyo ata may problema at ayaw na talaga kay Juspel. Mayroon akong nalaman sa sinasabi ni Maymay. Ano yun, sir? Kaya si Juspel, hindi na nagpakita sa akin. Mayroon po ako nalaman. Pinagbantahan pala niya yung tindahan ko, susunugin niya. Tapos kaming pamilya, papatay niya lahat. Oh! Juspel, nagbanta ka. Ba't kasi nagbanta, Juspel, na susunugin mo tindahan? Pinagbantaan niya yung tindahan ko, susunugin daw niya. Tapos kami, lahat parents, papatayin niya lahat. Naku po. Hindi ko po magagawa yan, sir. Pero nakita ko na natungo ko ni Miss Flor yung apo. Nasasabi niya. Pag nakita ko yan. Apo. Juspel, okay, hindi mo magagawa, pero nagbitaw ka ng ganung salita. Hindi po, sir. Allah ka. Oh. Ngayon na nalaman mo na kaya magpapablatter ka, sir. Oo, oh, ngayon ko nalaman. Pag sinasabi mo na niya, karoon na usap kayo, sabi niya na susunukin na yung tindahan ko pati kami lahat pamatay niya. Hindi po kung sinasabi niya to, sir, hindi po magagawa yan. Hindi po. Na-text, susunukin daw niya. Ay, sus. Juspel, may text. Patay ka kaya ipapablatter na. Oh, huwag ka na magsinungaling. Karoon naman din ako na ito, oh, may text daw, Juspel. Ano pang palusot mo ngayon?
Merong text, ipapakita sa pulis. Hasta bukas, ipapablatter ko yan. Oh, Jospel, ganito na, aminin mo na lang para alam ko kung paano ka namin matulungan. Bakit ka kasi nag-text ng ganon? Tingnan ko po, sir, parang kung nagawa ko ba yun. Titingnan mo? Bakit mo titingnan? Siyempre, ang sayo niya kanina, sir. Ang mali niya kanina? Ang mali niya kanina. Ang sabi niya sa Maynila siya. Karoon na siya sa Cebu sa Manila. Oo nga eh. Jospel, nilito. Jospel. Opo, naintindihan ko po, Tay. Sir Mardonio, naintindihan ko po kayo. Hindi ko kaya awatin pagdating ka. Okay lang yan. Sandali po, sir. Jospel, bakit ka kasi nag-text ng ganon? Huwag ka na magsinungaling. Nandun, naka-screenshot, ebidensya. Ba't ka kasi nag-text ng ganon? Ayan na, may ebidensya, ipapablatter na, dadali na sa pulis. Ba't ka kasi nag-text ng ganon? Ba't mo nagawa yun? Ganito po yun, Jarok. Sabi ko dito, yung conversation mo, para matayod ka, kaila imo ay dito ya, wala pa. Sir, haba lang tayo, sasaya lang tayo ng oras. Ganito na lang, sir. Jospel, hindi na kita tutulungan, Jospel. Hindi na, pasensya na. Lumalala na. Kanina, akala ko, gumanda na. Pati itong father-in-law mo, kumakampi na sa'yo, bibigyan ka pa ng trabaho. Napakabait itong bienan mo. Bibigyan ka ng trabaho. Tapos, libre bahay, libre pagkain. Eto, may nalaman siya impormasyon na binantaan mo palang sunugin yung tindahan niya. Wala po, sir. Nagbago tuloy ang isip niya. Sir, wala po. May blatter nga, meron nga pong ebidensya, ipapablatter. Anyway, sir, kung ayaw na talaga nila, wala tayong magagawa. Kahit okay, na... Okay lang po sa atin yan, sir. So, okay na. Gusto ko niwan natin po mabuti, sir. Kung ayaw na talaga, gusto ko yung personala na wala pong masasaktan, wala pong gugulo, wala pong Sir, kung ayaw makipagkita sa'yo, hindi na kami namin kayo sasamahan. Ngayon, kapag lumapit ka doon sa kanila, baka ipapabarangay kayo, kapapulis ka, hindi kami magkikialam. Siguro sa pagkatapos ng lockdown, kung gusto mo, sir, then pwede kang lumapit sa DSWD at sa barangay para pag-usapin kayo tungkol doon sa bata. Yun na lang po siguro sa anak nyo. Pero kami, sir, hindi makikialam. Okay, sir? Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir. Ito po yung sinasabi ko. Once in a while, ginawa na namin po lahat. We did our best, but our best wasn't good enough. Sabi pa nga po ng isang linya sa isang kanta. Then, hanggang doon na lamang kami. Hindi na namin po pipilitin pa dahil baka magkasakitan pa kapag napilit namin, kapag sila nabuo na at nagkasakitan, kami po masisisi. So, end of the line para kay Jospel and Mayflor for now. Pero, kung sakali man may pagbabago, tatawagan kami ni Jospel at nakita ko talaga nagbago siya at tinatanggap na siya ni Mayflor, why not? Kami po ay mag-sponsor sa kanila para maging matiwasay na muli ang kanilang pagsasama. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Magandang tanghali po, Idol Rafi. Salamat po talaga sa tulong nyo at napag-isipan ko po na kung anong dapat gawin. At nagising po ako sa katotohanan, Idol Rafi. Maraming salamat po, Idol. Rafi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panataksan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rafi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap...